baba ng enerhiya. Paano ba? Paano yung mataas, Mara? Ikaw nga. Good morning! Baka lumuha yung lalamunan ko. Isang magandang umaga sa'yo, Marcel! Good morning, Mare! Yan, dapat ganyan kataas. Good morning! Tapos mamaya halimaw. Magpatay na naman ng microphone ng mamaya, hingal. Hinga-hinga. Good morning sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, gusto mo yung tinataranta. Kanina pa ako tinataranta ni Sisa. Gusto mo yung tinataranta kita. Nakakaloka ka. Gusto mo yan, di ba? Parang kung paano early in the morning, di ba? Siyempre sa lahat pa rin ng mga ate mong girl, kuya mong boy, ng mga nagnenegosyo ngayon na way maging maganda ang inyong mga kita. Siyempre kay kuya mong driver na pumapasada na ngayon, hangad namin na ikaw ay kumita ng malaki ngayong araw. Correct. O, di ba? At siyempre ngayon tayo patuloy na nakikinig. Ako po si Kapitan na Sisa. At ako ang inyong Tita Cora. At oras na ng Baklitas! Woo! Mars, grabe na loka ako dyan sa chika mo. Ako, Mari, medyo nakakalungkot. Medyo maging malungkot tayo. Talaga naging malungkot. Yan. Ayan. Actually, Mari, ito'y tungkol dun sa pagpanaw ng lola ni dating Charis Pingpengko. Oo. At ngayon ay kilala bilang Jake Cyrus. Well, actually, Charis Bakit Pingpengko. Bakit ka natatawalin siya? Alam mo, Charis Pingpengko pa rin naman siya. Oo. Diba? Hindi na maaalis sa isip. Former Charis Pingpengko, ngayon ay Jake Cyrus. Parang sinabi mong dating Rostong Padilla, ngayon Bibi Ganda Kati. Sige, anong meron? Eh, parang Mare, parang balibalita inabandon na niya daw yung pamilya niya. Di ba alam naman natin na Oo. Mare, ang chika nga daw, itong si Jake Cyrus ay nasa US na mamalagi ngayon. Oh. Ang nakakaloka dito, namatay yung kanyang lola noong April 3. Ito lang. Opo. 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 Auntie. Baka gusto mong palakulin kita na itong tripod na ito. Maka opo. Ano na makakala mo sa akin? Auntie. Batik ang mga komentarista. So, ayun na nga, Mare. Itong April 3, kumano... Wait, sandali, humingi tayo lang paumanhin. Pasensya na po, hindi po namin pinagtatawanan yung yumao. Yung yumao, ha? So, yumao na nga April 3, yung lola ni Charis. At hanggang ngayon daw, hindi pa rin nagpaparamdam. Ang nakakaloka dito, OMG. Nananawagan na yung nanay niya na si Raquel Pingpengko na baka pwedeng tulungan siya. Kasi Mari, hindi lang yun ang nangyari sa kanya. Dito mga nakarang araw, napabalita na yung kapatid naman ni Raquel, yung tito ni Charis, nategi din. OMG. So double kill, Mari, sa pamilya nila. Nakakalungkot. Grabe na ito, di ba? Parang delubyo talaga ang dumating. Mm-hmm. Pero, Mari, ang nakakaloka dito ay napabalita nga nitong mga nakarang araw, bago mategi bells yung Lola Earls niya, parang hindi daw nagustuhan yung pagpapakita ng dibdibs. Yung nag-post na siya. Kasi diba, nagpa-transman na siya. Oo, ni Jake. Pero Mari, sabi nga ng mga Marites, parang hindi naman ito yung oras para maghinanakit ka pa dahil, di ba, nang wala na yung Lola Bells mo. So parang yung pang iniintindi naman ng nanay, ba? Oo. Mare, eto, binalikan ng isang sikat na column ni si Christopher Meen. Yung kaganapan dati sa buhay ni Charis nga, na dumating daw sa punto na sa pantry ng ABS-CBN, pinapakain siya ng lola niya habang yung lola niya hindi kumakain, tinititigan lang siya. Ay, oh my gosh. Di ba? So, we're hoping na sana nga matulungan ni Jake. Hindi, tsaka sana makipag-coordinate na siya. Kung hindi daw magpaparamdam. Hindi, kasi kung galit siya sa nanay, given yun kasi baka may pinagdaanan talaga silang matindi na hindi naman din natin ang dahilan. Napabalita nga, Mari, hindi daw nag-uusap yung diba? Mag-nanay. Siguro para na lang siguro sa lolang magbigay respeto. Tsaka, Mari, yung mamatayan ka pa ng isang membro ng pamilya. Oo, chuhin pa niya, diba? Parang nakakalungkot. Nakakalungkot na balita na yan. Pero syempre, diba? May mga dahilan niya kung bakit siguro hindi pa rin nagpapakita ng si Charis or si Jake Cyrus, di ba? At siguro naman hindi niya matitiis yung pamilya niya, no? Lalo yung lola, di ba? Ito lang pala yun, Mars, di ba? Oo. Parang last week. Yung ito lang! April 3 lang, Mari, namatay si Lola God. Tess. Nung Sunday. Oo, tapos Mari, ang sabi nga, ang pahayag daw ng lola niya dati before mga tegi bells, yung... dibdib mo
ay parang buhay yan para sa sanggol. Tama. Hindi yan parang pinapatapyas ba? Ah, ganun. So hindi against yung lola dun sa ginawa niyang pag-ano. At yung mga Marites, yan ang nakikitang dahilan kung bakit hindi tumutulong ngayon si Charis. Ay, naku. Si Jake. Ganun din naman yun. Sorry po. Si Charis ako talaga. Ako nga, si Boy TV dati, Tita Cora na. Sino si Charis? Ay nako. Anyway, sa yan po, hindi ba? Kung ano man yan, sasama natin pakatutukan yan. Dahil malamang tututukan yan ang sambayan ng Marites at mga Tolits. At isama din natin sa dalangin natin, yung sa pamilya dasal, nila. Sa dasal, na maayos, di ba? Kasi family pa rin yan eh. Correct. Anyway, sa aming pagbabalik, isang umatigabong chikahan na naman ang ating hati dito sa Baklitas. Kaya huwag na kayong maglipata. Mm-mm. Huwag na kayong magpihit. Huwag na magpatumpit-tumpit ka. Tumpik-tumpik. Ano man sabi ko? Puntik-puntik. Pinagbalik-baliktad ko yung Kelly. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako ang yung Tita Cora. At kami ang Baklitas. Woo! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa nag-iisang number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mong sabihin radyo dahil meron na kaming billboard. Tama! Sabihin nating lahat.